Dumining man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Good morning guys, time check 5:45 at susubukan nating i-ride ngayon is Mount Arayat Loop. Estimate nasa 150 kilometers ito. Sana kaya, ano, samahan niyo ako. For today's ride ay susubukan nating i-loop ang Mount Arayat. Ito ay may estimated na 150 kilometers na layo kung ating matatapos. Ang aking magiging ruta ay Tarlac, Nueva Ecija at pabalik ng Pampanga para maikot ang Mount Arayat. Ngayon lang ulit ako susubok ng long ride na solo. Madalas kasi ay group ride kami. Anong mga pagsubok kaya ang ating tatahakin sa paglalakbay natin ito? Hindi ko talaga maiwasang ma-amaze sa ganda ng bike lane dito sa Clark, Pampanga. Sarap padyakan dahil napakaganda ng daan. Ayan guys, nasa kabilang linya yung SM Clark. Kakaliwa na tayo dito. Sa stoplight near SM City Clark ako kumaliwa sa pagkakaalam kong ito ang tamang daan papuntang Tarlac. Umagang ligaw tayo, mali dinahanan natin. Doon tayo sa may MacArthur Highway daw sabi. Balik tayo, backtrack. At yun na nga, unang ligaw ngayong umaga. Dito pala dapat ang daan sa runabout ng SEA Game 2019 logo. Then kakaliwa patungo Mabalacat, Pampanga. Dito sure na ako na nasa tamang daan na tayo. Biyernes Santo pala ngayon, kaya kami-kami na ang mga nagpa-penitensya. Sa libat-bat kung tawagin ng mga tao dito. Kasalukuyan kung binabagtas ang daan papuntang Mabalacat at tanging saging lamang ang baon. May isa kong nakalimutang dalhin, ang magbaon ng tubig. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin ako ng Mabalacat, Pampanga. Ito yung bike lane ng ano, Mabalacat. Mabalacat, Pampanga. Tarlac City, Baguio, kita pa, Banban tayo na daan. Ito yung hindi ko ine-expect na madadaanan ko pala sa ride na ito. Madalas ko lang nakikita ito sa mga vlog ni Master Ian Howe at ni Boss Jay Katigbak, ang Banban Bridge. Isa ito sa indication na nakatawid na ako ng Tarlac City. Unang beses ko pa lamang dumaan dito, pero nakalimutan ko kumuha ng picture. Siguro kaya ako nakalimutan para may reason akong balikan at mag-picture-picture ulit. Paglagpas ng tulay ng Banban ay ramdam ko na ang matinding pagkauhaw. Mula Angeles kasi ay wala akong nainom na tubig. Yun, time check tayo, 6:45. Wala tayong tubig, magre-refill tayo dito. Nagpahinga ako ng mga 10 minutes din siguro dito sa 7-Eleven. Dito na ako nag-replenish ng tubig at nag-almusal ng baon ko na saging. 6 ang baon ko na saging at nakadalawa ako dito. Out of 150, naka 20 kilometers na tayo sa loob ng isang oras. Let's go, bawasan na natin ito. Sa pagpapatuloy ko ng aking pagpadyak ay simula na ako makasalubong ng mga kapadyak. Ang isa dito ay patungong Pangasinan. Morning mga idol! Pangasinan pa kayo? Ako Arayat lang, ikot lang Arayat. Ride safe sa inyo tara. Enjoy lang! Thank you! Shoutout sa'yo Master Ride Safe. Tuloy-tuloy pa rin ang salibat-bat na aking nadadaanan. Naging tradisyon na ito taon-taon dito at maging sa ibang lugar. First time ko lang makakita rin siguro ng malapitan. Lokal ng Kapas. Hindi pa tayo nag-almusal, nag-saging ko lang tayo kanina dun sa Banban. Hindi ako nakapagdala ng tubig. After ng ilang palayad na aking nadaanan,
ay narating ko na rin ang arko ng Tarlac. Syempre, hindi muna tayo mag-picture dyan para may reason tayo na balikan. Dami kong palusot, no? Next naman ay nakasabay ko si Superman na nag-e-stretching. Morning, sir! Morning, po. Ayos yung stretching natin. Nahuli na po eh. Sige, sir! Pwede pala itong gawin, no, habang nasa ride. Mga 40 kilometers mula Angeles, Pampanga ay narating ko naman ang SM City Tarlac. Iniiwasan kong pahinto-hinto kaya patuloy lang din ako sa pagpadyak. Mga ilang padyak pa ay may naaninag akong dalawang umapadyak sa unahan. Sinubukan ko silang habulin at sundan. Ramdam ko rin na medyo mabigat ang padyakan kahit patag lang naman ang daan. Malakas kasi ang hangin sa parting ito ng Tarlac. Naabutan ko rin sila at nakipagpintuan na rin sa kanila. Patungo raw sila ng pagutkod. Pangalan niyo pala, sir? Rani. Impawikan. Si Kuya. Ano po? Obet. Hello, sir. Ito na ako, no? Ito na yung bus station. Wala pa, sa kabila pa. Nagpaturo na rin ako ng daan sa kanila kung saan ako liniko patungong Nueva Ecija. Shoutout sa inyo pala, mga master. Ride safe sa inyong dalawa. Ginagawa natin na ito pa. Ano yung kasalinahan nandun? Dito kakanan, no? Ayun. Pagano mo rin, saan ang ulit? Bayan ng Gimba. Gimba. Yun ang dire-diretso na yun, no? Talavera. At dahil napasarap na naman ako sa pakikipagkwentuhan sa kanilang dalawa, ayun. Lumagpas na naman tayo, naliliguan. Ayon sa napagtanungan kong enforcer, liko raw ako sa may Metro Mall Town, pakaliwa. Yun daw ang daan papuntang La Paz, nasakop pa ng Tarlac. Nakaka 50 kilometers na tayo. At naghahanap na tayo makainan. Approach La Paz. Wala akong mahanap na makainan kasi ano pala ngayon? Holy Friday. Hi, sir! Ingat! Ayan, may mga nagra-ride din ngayon. Ano, wala akong makita makainan. No choice. Pagka wala akong makita, 7-11 na lang ako kakain. Time check, 8:15. San Jose Tarlac tayo, guys. Wala pa rin, dito na tayo nakakarating na ang La Paz. Sa mga puntong ito, habang binabagtas ko ang daan patungong La Paz, ay nakaramdam na ako ng gutom. Wala akong makitang bukas na kainan. Halos lahat ng madaanan kong karinderya ay mga sarado. Ito ay dahil siguro sa Biyernes Santo ngayon at abala ang lahat ng mga tao. Amukaw. Lokal lang Amukaw. Tarlac pa rin siguro to. Wala pang nababasang Nueva Ecija. Pansin kong paubos na ang aking tubig dito sa parte ng Amukaw. Wala pa rin akong makitang convenience store o bukas man lang na tindahan. Wala talaga ako makakitang bukas na ano, makainan na. Pati 7-11 wala dito sa may bandang Amukaw. Wala pa akong nakikita. Kaya tayo makakain. Gutom na gutom at uhaw na ako sa mga oras na ito. Saging na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi rin nagtagal ay nauubos na rin ang natitirang dalawang saging. Kaya in-enjoy ko na lang ang magandang tanawin ng palayan na aking nadadaanan. Napakalakas ng hangin dito. Pero sa kabilang banda, sariwa at presko naman. A few moments later. Yan o. After 63 kilometers, nakahanap din makakainan. Tayo, makalipas ang matyagang padyakan sa napakahabang patag na daan, narating ko rin ang bayan ng La Paz. After short break dito sa La Paz, diretso ride na tayo ulit para makarating na tayo ng Cabanatuan. Para natin na ulit, pero chill lang muna tayo.
After ko mag-almusal sa 7-Eleven sa labas, ay nagsimula na ulit akong pumadyak. Mula bayan na maraming establishment, napunta naman ako sa park ng Tarlac na puro palayan ulit. Ang ganda ng mga tanawin, ngunit kapalit naman ito ang malakas na hangin at papainit ng sikat ng araw. Matapos ang ilang kilometrong padyak ay narating ko ang arko ng Nueva Ecija. May mga nakasabayan akong mga motorbike group na nagpipicture din sa arkong ito. Dahil mag-isa lang ako ay nakisuyo na rin ako na magpapicture sa kanila. Sir, ako lang papicture ako. Walang kasama eh. Oo, hindi available mga kasama ko. Nagayon itong bike ha. Ha? Ah? Paano na lang. Dito na lang para medyo ano, maluwag. Shoutout nga pala sa inyo mga sir at ingat sa ride. Saragossa, Nueva Ecija. Ito yung daan papuntang Baler. 142 kilometers. Pero dito tayo papuntang Banatuan. Same din pala yung daan kanina na may nakasulat na Baler. Dito rin tayo dadaan. Another ligaw na naman. Hindi pala ako papuntang Kabanatuan. At ang need kong daanan ay ang papuntang Santa Rosa, Nueva Ecija. Kaya bumalik ako sa sangang daa at dumaan ako sa may signage na papuntang Baler. Time check tayo. 10 minutes before 10. Grabe init na. Sulit ng araw. Maulap pa yan sa lagay na yan. Pero mainit na. Ito ang part ng rutang dinaanan ko na sumubok talaga ng aking endurance. Halos kakaalmusal ko nga lang at unti-unti na naman akong nangihina dahil sa gutom. Papitik-pitik lang ako ng pag-inom ng tubig. Ngunit dahil sadyang napakainit at patirik na rin ang araw, natutuyuan na rin ako ng lalamunan. Puro palayan, palayan, at palayan lamang ang aking natatanaw sa mga sandaling ito. Hindi naman ako masyado naiinip, pero ramdam ko na inuubos ng hangin ang aking mga padyak. Hindi ako naiinip, alam niyo kung bakit? Dahil kinakausap ko ang aking sarili. Sabi ko nga sa kanya, ano, solo ride pa? Aba, nagulat ako, sumagot siya bigla. Kunwari kapakap, gusto mo rin naman yan eh. At sabay kami nagtawanan ng sarili ko. Diba, astig? Kaya shoutout din sa mga solo riders dyan. Yan ang tip ko sa inyo. Para hindi mainip sa long ride, kausapin niyo sarili nyo. Hindi ka maiinip, promise. Napakahabang patag ang aking dinaanan sa parteng iyon. Actually, naglalaway na ako talaga sa halo-halo. Sana along the way ay may makita akong nagtipinda nito. Mga ilang sandali, after ko makita ang signage na Santa Rosa, Nueva Ecija, ay may kunting anong lakas muli ang nadagdag sa akin. Pagtawid kasi ng tulay na ito, ang likuan na patungo pabalik ng Pampanga. Time check tayo, 10:25, nandito tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Kakanan na tayo dito. Ayan. Yan na yung paikot papunta ng Arayat. Grabe na init to. After napakainit, halo-halo muna tayo. Ayan. Lumalo. Magkano yan, te? 30, sige, isang order. Di kalayuan naman paglagpas ko lang ng Honda, Santa Rosa, ay nakita ko rin sa wakas ang tindahan ng halo-halo. Grabe na kasi talaga ang init sa mga oras na ito. Kaya kailangan magpalamig na saglit. Ano pangalan niyo ulit, Nay? Marisa, salamat sa pagkampon. Thank you. After ko mag-rehydrate sa tindahan niya, ay nagsimula ulit akong pumadyak. Maraming salamat pala sa pagkampon sa akin, Nanay Marisa. Na-refresh ako kahit papano. Mga 11 a.m. na siguro sa mga oras na ito. Dahil kakahalo-halo ko lang kaila Nanay Marisa, patuloy muna ako sa pagpadyak. Padyak! Padyak! At marami pang padyak. Dumiko ako dito sa San Anton. Ito na yata yung papunta ng Arayat. Pero maulat, hindi ko natatanong ng Arayat. Sa part ng kalsada na to, malakas ang hangin. Yung headwind. Sabagong. Rock music muna tayo. Pasok! We'll be right back.
Pagpasok ko ng Gapan, Nueva Ecija, ay may nakasalubong ulit akong mga kapadyak. Shoutout nga pala sa inyo mga brother and ride safe din. Ayun guys, first 100 kilometers natin sa biyahe natin. Time check 11:40. Nagsimula tayo ng 5:45, lang 6 hours. Paglabas ko naman ng bayan ng Hain, ay nakaramdam na ako ng gutom. Natunaw na siguro agad ang halo-halong nagbigay sa akin ng lakas kanina. Nakalimutan kong mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Kaya naman, nagsimula na ako maghanap ng makakainan. At gaya ng naging problema ko kaninang almusal, wala na naman akong makitang bukas na karinderya. Wala rin akong makitang convenience store na bukas. Ubos na rin ang aking tubig at gutom na ako. Nagpatuloy pa rin ako sa aking pagpadyak kahit ramdam ko na bumabagal na rin ang aking takbo. Time check, 12:00 ng tanghali. Sobrang init na talaga. Makapagpahinga kahit saglit. Hindi ko na alam kung isang part na ito meron parang papunta na yata ng Pampanga. Part pa rin pala ng ano to, Nueva Ecija. Malayo pa pala yung Pampanga. Grabe init, puro sarado yung mga kainan. No? Puro mga sarado. Nahihirapan tayo maghanap ng ano, mga kainan. Finally, sa wakas at nakahanap na rin ako ng mga kainan. Buti na lang at bukas ang Giant Food Hub. Abay, solo ko pa ata ang kainan. Ako lang kasi ang mag-isa. Literal na solo ride talaga. So paano, kakain muna ako. After ko kumain ay nag-power nap na rin ako dito at nag-charge ng aking camera at ng cellphone. Ayun, sakto alauna. Ride out ulit tayo. Last 41 kilometers papunta na ng Angeles. Kaya na siguro to ng mga isa o dalawang oras. Target time natin, makabalik tayo ng 3:00 or mas maaga pa, na hindi nalalaspag syempre. Medyo makulimlim na pero mainit pa rin yung paligid eh. Let's go! Ayan guys, barangay Santa Rita na tayo pero part pa rin ng Pabiyaw. So technically nasa Nueva Ecija pa rin tayo. Pero dito sa kabila, hindi lang masyado tanaw dito. Maaaninot mo na yung Mount Arayan. Pero maulap na yung maulap. Sana pag natin natin sa palapit na puti, matanaw na natin. Kanina pa ako nagra-ride. Pero parang ngayon ko lang na-realize, ang hirap pala mag-solo ride na mag-isa. Init, nakakalaspag sa lumulaan ng hangin. Ewan ko kung kita sa camera pero natatanaw ko yung ano. Mount Arayat. Isa lang ang sinyalis nun. Malapit na tayo sa Arayat. Time check tayo. 1:25. Nakagawa namin 116 kilometers out of 150. Sana i-plot natin na ruta. So, konti na lang. Konti na, matatapos na. Pero malayo-layo pa yun. Parang Tagaytay to Manila din yata yun. Ito na guys, palabas na tayo ng Nueva Ecija. Ayan na, salamat po Nueva Ecija. Wala na tayo sa Nueva Ecija, nasa Pampanga na tayo. Gandang sinyalis, malapit na. Lokal ng Mapalad, Pampanga East. Halikan, mayakap, kot masayo sa ulan, ng mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Que tu
ang sayaw, bakit ikaw? Hindi bibitaw, sayo-sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uwaw, uwaw, uwaw. Nandito na ako sa Bitas, Arayat, Pampanga. Time check, 2 o'clock and 5 minutes. Nakaka 100 kilometers na tayo. Out of 150. Ah, good. Pero kaya pa. Ganap lang ako ng 7-11 para makakuha ng tubig. Hydration. Salamat na makakita ng 7-11. Rehydration muna tayo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Okay, tapos na tayo mag-rehydration. Target next destination na natin is October is Walking Street sa may checkpoint na Angeles. Grabing init, pagod. Barangay Telepayong, liliko papunta dito sa Pandakaki. Ayan. Dito medyo kapisado ka na ito dito. Telepayong. Kaki Settlement Elementary sa kutub na tayo, kutub. Konti na lang guys, konti na lang. Estimate mga 5 kilometers na lang. Makakabalik na tayo dun sa rotonda sa may car. Good. Pakunti na lang. Time check. Alas 3:30. 3:10. Ito ang tulay para makatawid ng NLEX patungong Marki Mall. Dahil patapos na tayo sa ating ride, ito ang aking mga natutunan. Prepare your things. I-ready ang mga gamit bago mag-ride out para walang maiiwanan. Plan your route para iwas ligaw. Always hydrate. Hindi dahil hindi ka nauuhaw, hindi ka naiinom. Have time to rest. Huwag rektahan. Magpahinga pag may time. Don't race. Pacing-pacing lang. Huwag nagmamadali para hindi maubusan ng lakas. At higit sa lahat, para hindi mainip sa long ride, kausapin nyo ang sarili nyo, especially pag solo ride. Boring kasi kapag walang kausap. Ayan, Marki Mall, Angeles. Okay, konti na lang. 147. Pagdating ko sa rotonda, 150. Sunod na balibag ko na.
eto na, makukompleto na yung ating loop. Dito tayo kaninang umaga. Ayan na yung runabout. Ayan. Salamat, ang sarap sa piling na sa kabila ng mga pagsubok, hirap at pagod sa ride, ay matagumpay ko itong natapos. Wala naman tayong gustong patunayan dito. Sadyang ito lang talaga ang papasaya sa akin, ang maglakbay gamit ang aking bisikleta. Nakompleto na natin yung loop. Naka 151 tayo. Pero meron pa tayong last destination dito, yung walking street. Kanina hindi natin daanan eh. Nasa kabila tayo. So dadaanan natin yun. Kayo umabot sa part na ito, maraming salamat at salut sa inyo. Kayo makatulong din sa mga susubok sa Mount Arayat Loop. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo. Like, follow, and share na rin. Maraming salamat. See you next vlog.